Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Regine. Narito ako upang gabayan kayo sa asignaturang Filipino. Isa, dalawa, tatlo. Tayo nang matuto Filipino sa unang baitang. Quarter 3, ikatlo at ikaapat na linggo. Halina't samahan niyo ako upang alamin ang aralin sa linggong ito. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, huwag na nating patagalin pa. Narito ang isang kwento. At upang masagot ang mga katanungan, makinig, unawain at aking babasahin. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Ang masipag na si Ami. Araw ng Sabado, maagang gumising si Ami. Niligpit niya ang kanyang higaan. Tumulong siya kay nanay sa mga gawaing bahay, gaya ng pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, at pagpupunas ng mesa. Lagi niya itong ginagawa, kaya nagpasalamat si nanay dahil sa kanyang kasipagan. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Aba, ako rin. Ikaw rin ba ay katulad ni Ami? Tumutulong ka rin ba sa iyong mga magulang o kaya sa iyong mga kapatid? Aba, isa kang masipag na bata. Ipagpatuloy mo yan. At ngayon naman, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Mula sa kwentong iyong napakinggan. Unang bilang, sino ang bata sa kwento? Tama, si Ami. Pangalawang bilang, ibigay ang kanyang katangian. Tama, masipag o matulungin. Pangatlong bilang, ano ang ginawa niya pagkagising niya? Niligpit niya ang kanyang higaan. Magaling! Pang-apat na bilang, paano siya tumulong sa kanyang nanay? Tama! Tinulungan niya ang kanyang nanay sa paghuhugas ng pinggan at pagpupunas ng mesa. At ang panglimang bilang, sa tingin niyo, dapat bang tularan si Ami? Aba, syempre po! At ngayon naman, basahin ang sumusunod na mga salita mula sa kwento. Umpisahan na natin! Masipag, nanay, pinggan, mesa, Sabado, niligpit, tumulong, kasipagan, at pagwawalis. Ito lang ay ilan sa mga salita mula sa kwentong inyong napakinggan. Alam ba ninyo na ang bawat salitang binasa nyo ay binubuo ng mga pantig at bawat pantig ay binubuo naman ng mga tunog? Tama inyong narinig. Tandaan na ang bawat salita ay binubuo ng mga pantig at bawat pantig ay binubuo naman ng mga tunog. Pero, ano nga ba ang pantig? Ang pantig o silaba ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang pantig o kambal patinig at isa o higit pang katinig. Narito ang halimbawa ng pantig. Basahin natin. Ba, ma, sa, la, mo, si, me.
At kapag pinagsama-sama ang mga panting, makakabuo tayo ng salita na may dalawa, tatlo o higit pang pantig. Basahin natin ang unang pantig, ba? Tandaan natin na ang pantig ay binubuo ng mga tunog. At ang pantig na ba ay binubuo ng tunog, b at a. At kapag pinagsama natin ang tunog na ito, ay makakabuo tayo ng pantig na ba. At kapag pinagsama-sama naman natin ang mga pantig, makakabuo tayo ng salita. Halimbawa na lamang nito ay me at sa. Makakabuo tayo ng salitang mesa. At meron itong dalawang pantig. Pangalawang halimbawa, masipag. Masipag. Ang salitang masipag ay binubuo ng mga letrang M, A, S, I, P, A, G. Ang mga tunog naman na bumubuo sa salitang ito ay M, A, S, I, P, A, G. At meron naman itong tatlong pantig. Pangatlong halimbawa, pagwawalis. Pagwawalis. At meron naman itong apat na pantig. At upang madaling mabaybay ang mga salita, kailangang tandaan natin ang tunog ng bawat letra na bumubuo rito. Maliwanag po ba? Aba, magaling ka! At upang mas maintindihan pa natin ang ating aralin, ilapat natin ang ating natutunan. Pantigin ang bawat salita. Isulat sa patlang ang bilang nito kung isa, dalawa, tatlo o apat. Umpisahan na natin. Unang bilang, guro. Ilang pantig kaya ang salitang guro? Aba, tama, dalawa. Pangalawang bilang, dahon. Tama, dalawa. Pangatlong bilang, kalabaw. Tatlo. Pang-apat na bilang, kwaderno. Magaling, tatlo. At ang panglima, uniforme. Aba, tama, apat. Lahat ba ng inyong sagot ay tama? Aba, magaling ka, ipagpatuloy mo. Para naman sa pangalawang gawain, pag-aralan ng mabuti ang mga larawan sa ibaba. Punan ng nawawalang tunog upang mabuo ang ngalan ng mga larawan. Umpisahan na natin. Unang bilang, ano kaya ang nawawalang tunog upang mabuo ang ngalan ng nasa unang larawan? Tama! Tunog A. Magaling! Pangalawang bilang, ano naman kaya ang nawawalang tunog para sa pangalawang bilang? Aba, magaling! Tunog I. Basahin nga natin. Mais. Tama ba ang ngalan ng nasa larawan? Aba, magaling ka! Pangatlong bilang. Ano kaya ang nawawalang tunog? Tama! Tunog O. Bato.
At ang pang-apat na bilang, ano naman kaya ang nawawalang tunog upang mabuo ang ngalan ng nasa larawan? Aba, magaling! Tunog? Basahin nga natin. Salamin. Tama po ba ang ngalan ng nasa larawan? Aba, magaling ka! Panglimang bilang. Ano naman ang nawawalang tunog nito? Tama, tunog B. Basahin natin. Kalabasa. Tama po ba? Aba, magaling ka! At para naman sa pangatlong gawain, isulat ang wastong baybay ng mga larawang nasa ibaba. Ibigay ang bilang ng pantig. Umpisahan na natin. Unang bilang. Tama, baka. At ito ay may dalawang pantig. Pangalawang bilang. Tama, kambing. At meron naman itong dalawang pantig. Pangatlong bilang. Tama ang iyong baybay, manok. At meron naman itong dalawang pantig. Pang-apat na bilang. Gagamba. Tama. At ito ay mayroong tatlong pantig. At ang panglima, palaka. At meron naman itong tatlong pantig. Magaling! Nakuha nyo! Ipagpatuloy nyo! Ngayon naman, suriin natin ang iyong natutunan. Unang pagsasanay. Isulat sa unang patlang ang bilang ng pantig ng bawat salita at pantigin ang mga ito. Unang bilang, ilang pantig ang salitang bata? Tama, dalawa. Pantigin nga natin. Ba? Ta. Tama. Pangalawang bilang, ilang pantig ang salitang hapunan? Aba, tama, tatlo. Pantigin mo nga. Ha? Pu? Nan, magaling ka! Pangatlong bilang, ilang pantig ang salitang mansanas? Tama, tatlo! Pantigin mo! Man, sa, nas, aba, magaling! Pangatlong bilang, tama, tatlong pantig, butanding! Pantigin nga natin, bu-tan-ding. Aba, magaling! At ang panghuling bilang, maligamgam. Ilang pantig ang salitang maligamgam? Tama! Ito ay mayroong apat na pantig. Pantigin natin. Ma-li-gam-gam. Magaling! Para naman sa pangalawang pagsasanay, isulat ang angkop na letra na bubuo sa tunog ng nawawalang pantig ayon sa larawan. Umpisahan na natin. Unang bilang. Ang letra na bubuo sa tunog ng nawawalang pantig ay L, A, K. Basahin natin. Bulaklak. Tama. Pangalawang bilang. Ang letra na bubuo sa tunog na nangwawalang pantig ay P at U. Puno. Pangatlong bilang. Tama. H at A. Halaman. Pang-apat na bilang. Aba, magaling. Letrang D
at A. Kaya pag pinagsama mo ito, mabubuo ang salitang kalsada. Panglimang bilang, aba magaling, N at O. Basahin natin, eroplano, aba, mahusay. Para naman sa pangatlong pagsasanay, hanapin ang mga salitang may wastong baybay na binubuo ng tatlo o apat na pantig. Umpisahan nyo na! Handa na ba kayo? Sagutan na natin. Narito ang mga salitang may wastong baybay na binubuo ng tatlo o apat na pantig. Masaya, telepono, kapitbahay, palaka, at kandila. Tama ba lahat ng iyong sagot? Kung oo, aba, magaling ka! At para naman sa likhain natin, gumuhit sa isang malinis na papel ng tatlong pagkaing paborito mo. Isulat ang wastong baybay ng bawat isa. Umpisahan mo na! Kaya mo yan! At para naman sa tayain natin, sumulat ng tatlong pangungusap tungkol sa larawan sa ibaba gamit ang mga salitang may tatlo o apat na pantig. Isulat ng may wastong baybay. Kaya mo yan! Umpisahan mo na! Mga bata, maraming salamat sa pakikinig! At ngayon naman, binabati ko kayo sa matagumpay na pagsasagot sa ikatlo at ikaapat na linggo ng asignaturang Filipino mula sa ikatlong quarter. Muli, magandang araw sa ating lahat! Paalam!